Magandang araw mga kababayan, farmers. All right, samahan niyo po ako ngayon dahil mag-share po ako sa inyo ng kaunting step by step na tips kung paano i-convert ang isang area na wala pang tanim na cacao into a cacao farm. All right, so let's go. Makikita nyo po mga kababayan ay isa po sa ating area na 3 months ago po ito po ay isang falcata farm o may mga tanim na malaking puno ng falcata. Ayan, so ito po, ayan sa harap po, isa po yan sa falcata na harvest na, malaking puno po yan. 3 months ago ito po ay napaka shady na area dahil mataas yung mga kahoy. Ngayon, after po harvest yung mga falcata, naging almost open area na siya. Ang natitira na lang ay mga niyog, kaunti. Pero ayan, makikita nyo may mga open area na. So ngayon, paano ba natin ito i-convert na maging isang cacao farm? After ma-harvest ang mga falcata, hindi po natin yan agad-agad mga kababayan tatam na ng mga kakao sapagkat mataas yung sikat ng araw. Kung magtatanim tayo ng mga kakao, maaari siyang sunog sa sikat ng araw. Kaya makikita nyo po, 1 month ago, tinaniman muna natin ng mga mais. Yan po, ito po yung mga mais natin. Pero ang purpose po ng mga mais ay temporary lang. Just to set up a temporary shading and para yung lupa din hindi ma-idle at saka para tumaba din yung soil. So tinaniman po natin ang mga mais and then after 1 month, ayan, may mga mais na matatangkad. After makapagtanim ng mais, hindi po natin yan agad itatanim ang mga kakao sapagkat after 3 to 4 months i-harvest yung mga corns, babalik ulit sa pagiging open area yung lupa, kaya mainit pa rin. So ngayon po nagtatanim tayo ng lakatan. Ayan. Nagtatanim po tayo ng saging na lakatan para after ma-harvest yung mais, merong papalit na magbibigay ng seeds ang mga saging. Kaya sa mga nagpaplano po na gustong magtanim ng mga kakao, ay huwag po natin itanim agad yung mga kakao, lalong-lalo na sa mga open area. Una po nating gagawin ay i-clear muna yung area. Kung kaya po, araruhin po natin ng 2 beses or blow the land twice. And then, taniman po natin ng mais. After 1 month, taniman natin ng saging. Tapos, after 3 to 4 months, mag-harvest na ng mais. Tapos, yung saging, hindi pa maanong malaki. Kaya, wag mo munang itanim ang mga kakao. Taniman ulit ng mais. Tapos, after 8 to 12 months, hindi na maganda yung mais dahil malalaki na yung saging. Dahil malalaki na yung saging, kaya na magbigay ng shades, dyan na natin itanim yung mga kakao. And then, in the next 5 years, temporary na yung saging makakapagbigay ng shades sa mga kakao. After 5 years po, yung mga saging hindi na rin makakatubo ng maayos dahil malalaki na yung mga kakao. Ayan, dito sa kabila, may mga kakao tayo.
And then may mga saging din. Ayan, ito sa gitna. Mayroon ding niyog. Ayan. Ang saging po na tinanim natin dito ay lakatan at saka mga cardava. Ayan. After 5 years, wag din natin putulin yung mga saging. Even though malaki na yung cacao na kaya nang mabuhay kahit walang shading. Sapagkat yung kanopi ng cacao ay kusa lang na siyang magpapaalis ng mga saging. So 5 to 6 years from now, kusang-kusa lang na maglalaho yung mga saging. And in that period, kaya nang mabuhay yung cacao, may shading man o wala dahil malaki na. Ayan. So, yan po yung short tips natin kung paano i-convert ang isang area na may mga tanim na mga palkata, malaking kahoy, tapos naging open area, and then tinaniman ng mais, mga mais, ayan, tapos tinaniman ng mga saging, and then after 8 to 12 months from planting ng banana, dyan na natin itatanim yung ating mga cacao. Yan, itour ko po kayo dito sa kabila. Meron po ditong mga cacao na. Ayan. Yan, yung tinanim po natin dito ng mga cacao ay W10 at saka mga K2. Ayan, ito po mga W10. Grafted po yung ginamit natin kaya mababa lang at maayos yung pagpamunga ng ating W10. Pero kaunti lang po yung W10 natin dahil for experiment lang po ito, dahil yung W10 po ay isang bagong variety pa lang yan. Obserbahan muna natin mga 10 years kung gaano kaganda yung kanyang performance. As of now po, ang widely planted natin is mga UF18 at saka BR25. Meron ding kaunting ibang uri ng mga variety. Yan ito. Maganda ang W10 ay observe na yung mga buto ng W10 ay malalaki. Almost sinlaki ng UF18. Or minsan nga mas malaki pa yung buto ng W10. Pero yun nga, kailangan pang obserbahan dahil may mga uri ng cacao na maganda lang yung performance niya in the first 10 years or first 12 years. Pero in the long run, biglang hihina. Yung UF18 at saka BR25, subok na. Kahit mga 25 years, maganda talaga mamunga. Right? So ito, anong variety ito? Ayan, K2. Ito po ay K2. K2, ayan po. May mga K2 po tayo dito. Ayan, mga K2. Alright. Yan, ito po yung saging natin na bagong tanim. Yan. Maliit pa po yan, lakatan. After 8 months to 1 year pa yan bubunga. Meron din tayo ditong mga seedling ng cacao, pero hindi po ito itatanim dito dahil masyado pang open area. Itatanim po ito dito sa kabila. Ayan. Yan sa kabila, shady yung area, kaya pwede na yung taniman ng cacao. Ito, after 8 to 12 months pa ito bago mataniman ng cacao. Yan po, ito po si Junard, mga kababayan. Siya po yung taga-tanim natin ng saging. So, ginagawa po niya ito part-time. Siya po ay isa pang student. So sa mga kabataan dyan na maraming free time, consider nyo po na magtanim-tanim tayo para the next few months or years may ma-harvest tayo, may pang ano na tayo, may pang dagdag allowance.
isa sa tumulong sa atin mga kababayan na makapagtanim tayo dito ng mga kakao. I-recognize po natin, maraming salamat po sa Department of Agriculture. Ayan. Yung farm po natin ay isa sa nagbibigay ng data about research ng kakao. Dito yan sa Caraga region. Ayan. Yield performance of different cacao varieties clone under Caraga region condition. By the way po, meron din po tayong mga reading materials ng cacao, pero hindi po hard copy. It is in PDF and PowerPoint version. Ayan. So maganda po ito dahil you can read it in your smartphone, in your computer, in your laptop, in your tablets. And at the same time, meron pang backup palagi online. And then, it's up to you na kung ipiprint nyo. Ayan. So, kung gusto nyo pong maka-avail, just chat us or message us in our Facebook and type Kakao eBooks details. Ayan. Tapos, meron po dong instruction. After po ninyong makasubscribe, isend po namin yung materials via email. And that's it. I-download nyo, then pwede nyo nang basahin sa inyong mga devices or pwede nyo rin i-print. Pero we suggest na basahin nyo lang sa inyong smartphone or laptop dahil mas makatipid kayo. Meron din po tayong mga seminar, pero due to COVID po, as of now, yung Davao City lang yung meron na tayong schedule. Pero after ng COVID po, meron po tayong seminar ng kakao. Pumupunta po kami Luzon, Visayas, Mindanao. Pwede din even abroad. Ngayon lang na nag-stop dahil mahirap yung biyahe. So maraming salamat po sa inyong panunood. Kung may mga katanungan pa po kayo, i-message nyo lang ako sa aming Facebook Messenger, Kakao Prince Consultancy. Ayan, huwag po tayong magtanong sa comment section dahil hindi po natin yan mas sasagutan ng maayos or matagal masagutan dahil pag may mga new inquiries, yung mga old comments or old inquiries natatabunan ng mga new inquiries. Kaya we suggest po magtanong tayo directly. I-chat nyo kami sa aming Facebook Messenger, Kakao Prince Consultancy. Alright? God bless po sa lahat ng mga farmers.